Magandang umaga mga kalapatids, nandito tayo ngayon para pag-usapan ang mga natural products and mga gamit para maiwasan natin ang external parasite ng ating mga kalapate. Ako nga pala si Doc Joy and kapihan tayo with Versilaga. Mga kalapatids, napansin na ba natin na merong gumagapang na mga kuto at mites sa ilalim ng pakpak ng ating mga kalapati? Dapat mga kalapatids, kailangan natin gumamit ng Ecto Spray. So ang Ecto Spray ay isang pamatay ng kuto and mites. Gawa ito sa Permethrin. Very safe siyang gamitin sa ating mga kalapati. Sa ating loft, makakakita tayo doon ng mga kuto at iba pang mga insekto, maaari natin gamitin itong Ecto Spray. Kahit na pumasok ito or malanghap ng ating mga kalapate or kahit dumampi sa mata, ay hindi ito magkakaroon ng masamang epekto sa ating mga kalapati. So mga kalapatids, in case na napakarami na ng kuto or mites ng ating mga kalapate, pwede tayong gumamit nitong Ecto Spray. Nasa spray bottle na siya, hindi mo na siya i-dilute sa tubig. So, pwede niyo siyang i-spray sa ilalim ng pakpak kung saan man natin makikita ang napakaraming kuto at mites. Mag-spray tayo ng 2 hanggang 3 spray. Ngayon naman, dun sa area or dun sa loft, pwede din natin siyang gamitin once a week. Sprayan natin yung mga nest o yung mga pugad, mga perches, pintuan ng kulungan, or pintuan mismo ng loft at sa mga dingding. Mga kalapatids, habang merong kuto ang ating mga kalapate, pwede natin siyang sabayan ng Hemolite 40 cups. Kasi during na maraming kuto at maraming mites ang ating mga kalapate, nagba-blood meal or kumakain ng dugo itong mga kutong ito na kung saan bumababa yung hematocrit ng ating mga ibon na nagkukos ng anemia. Ngayon, itong Hemolite na ito is meron siyang iron kung saan nakakatulong ito sa pagbuo ng red blood cells. Hindi lang ito sa pagkakaroon ng kuto ng ating mga kalapati. Pwede din natin itong gamitin bago ang karera. So, 10 hanggang 14 na araw, pwede natin siyang gamitin. Kasi during 10 to 14 days, doon nabubuo yung red blood cells or yung RBC ng ating mga ibon. Ngayon, dun sa loob ng RBC, binubuo ito ng mga hemoglobin at iron. Yung hemoglobin, doon sumasakay yung oxygen. Ngayon, yung oxygen na yon, yun ang kailangan ng ating mga kalapate para sa mahabang paglalakbay sa karera at kailangan din ito para hindi magkaroon ng lactic acid production kung saan namumulikat ang mga muscles ng ating mga kalapate. Mga kalapatids, ang sunod naman natin ay ang digestal. So itong digestal na ito ay naglalaman ng good bacteria na kung saan itinatanim dun sa small intestine ng ating mga kalapate. Usually after ng karera, nakakasagap ng masasamang bacteria and viruses ang ating mga kalapate. Ngayon, after ng graze, pwede natin siyang bigyan nito and kahit bago pa yung graze. Since nakatanim na ang good bacteria sa loob ng tiyan ng ating mga kalapate, mape-prevent natin ito yung pangkaraniwang sakit nila sa digestive system, which is yung pagtatae. Kasi pagka nagtae or nagdiarrhea ang ating mga ibon, bumababa yung electrolytes, bumababa ang tubig or yung iba't ibang klaseng fluid sa loob ng katawan na nagkakukos ng dehydration. At pangalawa ay ang pamumulikat. Gayun din kung sakaling magtuloy man ang sakit ng ating mga kalapate, ang normal na ginagawa natin mga kalapatids ay magbigay ng antibiotic. Ngayon, itong antibiotic na ito, kung masyadong matapang, masisira niya ang intestine, particularly yung villi ng intestine kung saan siya ang nag-aabsorb ng kinakain at nag-aabsorb ng iba't ibang uri ng gamot na ini-intake ng ating kalapati. Kung masisira ito, hindi siya makaka-absorb ng maayos
So, mawawalan siya ng vitamins, mawawalan siya ng minerals, mawawalan ng amino acid, at gayon din magmamanifest ito sa kanyang dumi kung saan nagkakaroon ng basa or watery na stool. In case na nagkasakit nga ito or nagkaroon ng pagtatae ang ating mga kalapate, nawala ang ating fluids, maghalo lang tayo ng isang kutsara sa kanilang feeds. Mas magandang sabayan natin itong digestal ng Super Vit. Itong Super Vit na ito, naglalaman kasi siya ng vitamins, amino acid, ng minerals at saka ng electrolytes kung saan nare-replenish niya ang mga nawalang nutrients sa katawan. Ngayon mga kalapatids, ang pagpapainom nito, dalawa kasi siyang sachet. Itong dalawang sachet na ito, hihalo mo lang siya sa 2 gallons ng tubig. So, kung may sakit siya, okay lang to na araw-araw natin siyang gamitin. Ngayon, aside from may sakit, pwede rin natin siyang gamitin during breeding season. Nasabi ko nga nung mga nakaraan nating segments na punong-puro ito ng vitamin A, D, E, and E, which is very important sa breeding season. Ang vitamin E, ang siyang promoprotekta at nagpro-promote ng growth ng ating mga similya ng kalapate at gayon rin nagpro-promote ito ng production ng hormones. Ngayon, during molting season rin, magagamit rin natin itong Super Vit. Ngayon, during molting season, napakasakit ng katawan ng ating mga kalapate. Nagkakaroon ng panghihina, ayaw kumain. Ngayon, itong B-complex na ito, siya yung magbibigay ng gana para kumain ang ating mga kalapate, particularly ang mga nagbumot. So mga kalapatids, lagi nating tatandaan na dapat araw-araw tayong nagpapalit ng tubig na may laman na gamot. Sapagkat kung ito may maaarawan, or yung may direct sunlight na tatama dun sa tubig, ang mangyayari, napapanis rin naman din ang tubig na may halong gabot na makakasama sa ating mga kalapati. So mga kalapatids, nalaman natin ngayon na napakahalaga na alagaan natin ang kalusugan ng ating mga kalapati, hindi lang sa loob ng kanilang katawan, kung hindi rin sa kanilang labas na pangatawan. Next week mga kalapatids, abangan natin ang natural selection ng Versalaga or organic products dito lang sa Kapihan Sessions with Versalaga.